Ang saya sa horror booth! Nakakatakot talaga! Ang angas ng gumaganap na white lady parang totoong lumulutang! Ang alam ko, wala pa yung white lady na gaganap. Eh, sino yung nasa loob ng booth? Story time. Ako si Jay-Z. First year high school ako nito. Bago lang ako nito sa school na to. Dahil ibang school ako graduate ng elementary. Noong mga bandang October 1996, bago mag-araw ng kaluluwa o November 1, kada taon nagdidiwang ng Halloween party ang school namin na to. At sa bawat taon ng pagdiriwang ng okasyon, nagbubuo ang school ng horror booth. Kung saan mananakot sa loob nito, ang mga estudyanteng nagme-makeup ng mga nakakatakot na nilalang sa bansa natin. Katulad ng mga multo, kapre, aswang, at kung ano-ano pa. Pero ang taon na to ay kakaiba. Kung saan ang horror booth ay itinayo sa dalawang magkadugtong na kwarto sa bagong building ng school namin. Pero ang kwento ng mga nagdaang taon, ang kwarto raw na ito ay naging tirahan ng mga madre dahil sa Catholic school ang paaralan namin. Ang horror booth ng Halloween party na ito ay inoorganisa ng mga senior high school o fourth year high school students. October 1996. Mga bandang alas 6 ng gabi ay nag-aayos na sila para sa party at sa horror booth at sa iba pang mga activity. Yung mga nag-aayos ng horror booth ay natapos sila mag-ayos ng mga 6:30 PM dahil sa mahabang preparasyon ang ginagawa para maitayo ang horror booth na to. Saktong 6:30 PM, nagsimula silang magpapasok ng mga gustong pumasok sa loob nito. Walang nag-check ng room na to dahil komportable silang maayos ang lahat. At ang pagkakaalam nila, lahat ng mga gaganap bilang mga nakakatakot na nilalang sa gabing to ay nasa loob na ng booth. Maraming pumasok sa booth na to, nagustuhan nila ang kanilang nakita at parang totoo raw talaga yung nakikita nila. Kaya sobra daw talagang nakakatakot sa loob nito. Hanggang may mga estudyante sa labas ng booth na todo puri sa gumaganap na white lady. Kasi daw nakakatakot daw talaga ito at hindi raw nila makita yung mga paa nito. Dahil nakalutang lang daw yun. Bilib na bilib sila sa organizer kung paano nila nagawa to. Habang kinukwento nila to sa organizer, may kita sa mukha nito ang pagtataka. Dahil para siyang nagulat na may lutang effect na nangyayari sa loob. Hanggang sa kalagitnaan ng pag-uusap nila, bigla na lang dumating ang isang fourth year student na siyang gaganap na white lady sa horror booth na to. 7:30 PM na ng mga oras na to. At ang sabi na lang nun sa kanila, "Sorry, na-late ako." Nagkatinginan ng lahat ng mga organizer at estudyante at dali-dali nilang pinatigil ang pagpasok ng mga estudyante sa loob ng horror booth na to. Dahil sa pangyayari na to, kung bakit pinatigil ang horror booth na yon sa kalagitnaan ng kasiyahan ng gabi. Dahil sa mga estudyanteng nagsasabi na may nakita silang white lady sa loob nito, isang oras bago dumating ang totoong gaganap na white lady. Dahil dito, napagpa siya na hindi na dapat magkaroon ng horror booth next year. Pero noong October 1997, second year high school ako nito, tinuloy pa rin nila ang pag-oorganisa ng horror booth. Nandoon ako ng mga oras na to. 6:30 PM ang simula ng horror booth at inilipat na ito sa building ng high school building. Kung saan dalawang room ulit ang pinagdugtong nila ng tunnel. Kaso ng mga oras ng mga 5:30 to 6:30 PM, may mga kwento yung mga nag-ayos mismo ng booth after nila matakpan at mapagdugtong yung dalawang room. Meron silang nakikitang patang palibot-libot sa loob ng booth. Ayon sa kanila, imposibleng magkaroon ng totoong pata sa booth na yon. Dahil ang Halloween party ng mga elementary at high school ay magkaibang oras. From 1 PM to 4:30 PM ang mga elementary, tapos 6 PM to 9:30 PM ang sa high school. Nagulat na lang ako sa labas ng room. Nag-uusap yung mga nag-o-organize ng horror booth kung itutuloy pa ba nila ang pagpapapasok. Hanggang 5 minutes ang nakalipas, 6:35 PM na ng mga oras na to, hindi na sila nagpapasok. Dahil nga raw sa may mga naglalarong bata sa loob ng booth. At after nito, hindi na talaga nagtayo pa ng horror booth ang school namin every Halloween celebration ng school kada taon. Dahil baka ano pa raw ang mangyari sa mga estudyante sa loob ng horror booth na to.